May asawa ka na kasi. You want me to get rid of Ingrid? Ha? Huh? Ipapapatay mo si Ingrid? Hindi. Iwanan ko lang. Okay, okay. Eh, mabuti na yung malinaw, no, na andyan yung nagpaplano ka. Eh, ako naman, etong si Oo ng Oo, di ba? Mabuti na yung maliwanag. Eh, okay lang naman na pumunta siya ng Vancouver, no? Kung doon haasensong buhay niya, why not, di ba? Okay lang sa'yo na may iwan ka dito tapos siya mananatili sa Vancouver? Alam mo, Mars, kailangan maging practical na tayo ngayon, ano? Not unless susunod ka sa Vancouver. Ano naman ang gagawin ko doon? Unang-una, ang katawan ko, mahina sa lamig. Pangalawa, ay sabagay. Kung pwede naman ako mamuhay na parang Donya doon, bakit naman hindi? Eh kung pwede naman niya akong bilhan ng lipstick na worth 1,000 pesos, pwede na rin. Tsaka, hindi mabubuhay din si ate sa Canada. Na ba't mo naman nasabi yan? Eh, wala naman ako sa plano ni Kuya Randy na isama ron, so, paano na si ate? Wala na siyang alipin sa gigilid, nautos-utusan niya, at pagmumukaan ng utang na loob mula almusal hanggang hapunan. Ba't naman ganyan ka kumakatingin? Hoy, tingnan mo nga to si Sandra. Parang ibang itsura niya ngayon, no? Tingnan mo mabuti. Ano pinagsasabi mo dyan? Blooming ka, no? Blooming siya, tingnan mo nga! Hoy, tigilan niyo ako magkapatid, ha? Huwag niyo ako piliktitripan, ha? Nako-conscious tuloy ako. Sandra, naka-makeup ka ba? Moya, tigilan mo ako. Isa ka pa. Eh, ba't ganyan ang reaction mo? Siguro nga, in love ka, no? Sino yung lalaking yun? Kwento mo nga. Hindi, ah. Hindi. Wow, si Ate Sandra, may boyfriend na! Dalaga na? Sino? In love ba? Hindi kaya totoo yung sinasabi niyo, no? Pwede magtanong? Ano yun? Bakit kanina ka patingin ng tingin sa salamin? Melody, pwedeng ako naman magtanong? Ano yun, te? May nagbago ba sa akin? Sa ayos ko? Paano? Hindi ba ako parang blooming? Blooming? Oo, ano ka ba? Yung blooming! Parang blooming! Ba't hindi ka makasagot? Hindi ko po kasi alam kung seryoso ka or nagbibiro. Hello, kailan ba ako nakapagbiroan sa'yo? Bagay. Di ka nga pala nakikipag-chikahan sa level mo, di ka nakikipag-chikahan sa chimi-a-a. Ate Sandra! Ate Sandra! Uy, si Moises yun ah. Moises? Oh! Bakit? Ano nangyari? Si ate nakatanggap ng tawag mula sa bangko ni Kuya. Ano daw? Nilooban ang bangko ni Kuya. Ha? Nilooban? Ano to? Listen and repeat? Oo! Nilooban ang bangko ni Kuya. Oh my God! Nilooban! Tapos? Tapos? Nabaril si Kuya! Ha? Nabaril? Nakaka-edit ka na ate. Listen and repeat talaga. Ano? Nabaril ng holdoppers! Ha? Ng holdoppers? Yung ate mo! Ano nangyari sa ate mo? Ha? Kaya hinimatay andun sa sala! Ha? Ano ka ba? Nahimatay na nga si Ingrid tapos iniwang ulod na nakabulagta! Hinimatay! Halika na! Putahan natin! Sino nabaril? Sino naimatay? Salamat. Salamat sa pakikiramay. Basta, isipin mo na lang, Ingrid. Ang asawa mo may ituturing na isang bayani. Namatay siya na ipinagtanggol ang kanyang bangko. Sana nga namatay siya na bayani na pinagtatanggol niya yung kanyang bangko. Pero namatay siya at pinagbabaril siya dahil tumataka siya. Anong nangyari sa asawa ko? Nagpanik sa pinagbabaril ng mga hold-upper at ayun, nadedong siya. Kaya mo na. Total, igok na si Kuya eh. Tawarin mo na kahit sa kauli-uli ang sandali, palpak pa rin siya. Ate Sandra, okay naman ata yung pahikiramay mo. Ba't mas magaya yung mata mo kaya sa ate? Mars, salamat sa pakikiramay.
At sa sudden death ng asawa ko, alam kong close tayong tatlo. Alam kong masakit. Pati nga yung kabit niya, pinatawad ko na rin eh. Best friend, pwede pakiriwan yung sinabi mo. Yung kabit ni Randy, pinatawad ko na. Itong mga nakaraang araw, nararamdaman ko na meron siyang kinakalokohan ng babae. Hindi ko lang alam kung sino. Alam ko may kabit siya. Ano na sabi yun? Bakit? May hint ka ba kung sino ang chubet ng matot mo? Hindi. Akin na kayong garapon. Kaya pinatatawad ko na sila. Kaya tinan mo to si Randy. Garapon na lang ang natitira. Wala nang silbi yung babae niya kay Randy. Wala na siyang pakinabang. Nandito na siya sa loob ng garapon. Kaya okay na sa akin. Okay na. Pinatawad ko na siya at yung kabit niya. Mare, salamat talaga sa pagkikiramay. Yung mga nagka-fog na yung salamin mo, pero medyo KSP na yung iyak mo, ah, Mare. Papapansin ka ba? At since naman ikaw yung kabit. Mare, ano ba nangyayari sa'yo, Mare? Mare, patuwarin mo ako. Oh my God, please stop! Patuwarin mo ako. Alam mo yun? Best friend kita? Tapos nakikishare ka sa akin? Sandali si Randy! Sandali! Kapal na mukha ng babaeng yan. Padala ng pagkain. Akala ko naman concerned. Yun naman pala. Sinusumpa ko yung babaeng yan. Hoy, ba't hindi ka nagsasalita dyan? Ano ba? Emote ako ng emote dito. Wala ka malang reaksyon, Moises. Eh, ano gusto mong gawin ko? Makisabay dyan sa pagmumura mo? Dahil yung best friend mo, ginawa kang winner ng pinakamalaking tanga sa balat ng Pilipinas. Wala na akong mukhang iaharap sa mga taga rito, Melody. Wala na! Pati doon sa mga kakilala ko, pati doon sa mga hindi nakakilala sa akin, yung Ingrid na yan, pinagkakalat niya. Sinisiraan niya ako. Nakabit daw ako na asawa niya. Sinisiraan niya ako, Melody. Ate, pwede bang mag-react? Oh, ano naman yon? Eh, hindi ka naman po sinisiraan ni Ate Ingrid, no? Eh, paano mo nasabi yan? Eh, sinisiraan niya nga ako, tinawag niya akong kabit eh. Eh, totoo naman po eh. Anong paninira dun? Hoy, hindi naman ako lumapit sa asawa niya, no? Yung lalaking yun ang dumikit-dikit sa akin. Eh, pero ate, kabit pa rin po ang tawag sa inyo. Hoy, hindi ko tinatanong ang opinion mo, ha? Basta hindi ako titigil hanggat hindi ako makaganti sa babaeng traitor na yan. Kailangan malaman ng buong mundo kung anong klase siyang tao. Eh, ano naman mahihita mo pag ginawa mo yan? Hindi ko alam at wala akong pakialam. Basta kailangan, gumanti ako at malaman ng buong planeta kung anong klase siyang babae. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yan. Akala niya urungan ko siya, atras ako siya, pwede.